Alright, hey guys, good morning. June 25, kilalanin natin yung mga makakasparing ni Manny Pacquiao, ni General Casimero, ano na po, na binanggit na po ni Silver Voice TV sa kanyang YouTube channel. At least yung tatlo. Usually, minsan, nadadagdagan pa yan, nababawasan, depende po sa performance po ng kalaban sa sparring. At ito yung tatlo. At malulupit din yung mga makakasparing niya. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo na kasi naglabas din yung ating kaibigan eh. Pag-usapan natin, tapos tingnan natin yung record ng mga makakasparing niya. Kaya samahan nyo ako, okay? So, dyan lang kayo. Mag-intro muna tayo. Siyempre, share, comment, like, subscribe para laging updated sa kwentuhan tungkol sa boxing. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay. So, simulan na natin ito. Huwag na natin patagalin. Panoodin nyo po hanggang sa dulo dahil explain ko rin sa inyo kung gaano ka-importante talaga yung sparring sa isang boksingero. Usually, mas mahirap pa yung sparring. Eh, no? If you have good sparring, doon makikita kung ano yung condition mo. At syempre, mga reflexes dyan talaga na susubukan. Eh. So, here we go. First sparring partner, huwag na natin patagalin. Isang Pinoy po, according po doon sa balita ni Silver Voice, ito pong si Jonah Sultan na dati niyang nakakalaban, ang kanya makakasparing. Si Jonah Sultan, if I'm not mistaken, siya po ay nandito pa sa Pilipinas at nasa Tagaytay nga nung uli, dapat magkikita pa kami nito. So, hello Jonas. So, yun, hindi ako nakapunta sa camp mo. Buti, hindi ko alam, buti na lang, hindi na ako nakapunta. Baka maasar na naman ako dyan, no? Ni... But anyway, Jonas, good luck at magtutulungan ngayon ang dalawang Pilipino para dito sa laban na ito. Jonas Sultan, 16-5-0, nanalo po si Jonas Sultan sa kanilang huling laban. Although, nakausap natin si Casimero dito yung last yung interview natin tungkol sa laban na ito. Eh. May masasabi dito si General Casimero. If we look at, tingnan natin itong record ni ano, ha? Ni Jonas Sultan. Medyo matagal na siya hindi nakalaban, 2019 pa, no? So, nakakailang sparring na rin siya kay Jeremy Nangkaha. So, marami siyang Filipino na natutulungan. At ito, yung natalo siya, huling laban niya na natalo siya 2019. At yung laban niya kay Jerwin Angkaha. Magaling itong Jonas Sultan. I think malaki ang maitutulong nito. Although 5'4 lamang siya. Hindi siya katingtangkad ni Nonito Donaire. I think he can emulate din yung mga power punches. Tsaka yung attack ni Donaire. So, magaling na bata si Jonas Sultan. I think it's a good addition sa camp ni General Casimero. So, pag-usapan natin yung pangalawa na makakasparing ni Janriel QUADRO Alas Casimero doon sa Las Vegas. Ano? Ito po, no? Sandali. Ayan, load ko na muna. Siyan po, Amado Vargas. Amado Vargas po ang kanya makakasparing. 6 wins. Ito, palaki natin ha. Hindi niyo makita eh. Amado Vargas, anak po yata ito ni Fernando Vargas. 6 wins, 7 losses, pero wag po natin anuhin yung record, no? The good thing about Amado Vargas, El Malvado, kasi 5'8 siya, matangkad siya, parang si Donaire, mga 5'6 yata yan, 5'7, 5'6, I think, kasing tangkad kami niyan eh. At ito po, ang kanyang record, medyo hindi gagandahan, pero of course, ito, teka, ano rin yata ito, orthodox din. So, yan. Yan po, no? Taga doon, available. I'm sure he's gonna still give a good fight or a good sparring session. So, kung hindi kayo masyado impressed dyan sa sa mga kasparring niya yan, eh, ito ang abangan nyo. Ito talaga, malupit ito. Isa po sa mga kasparring ni QUADRO Alas ay itong malupit na boksingero na ito na undefeated. Gabriel Flores Junior lang naman. 20 wins, 7 knockouts at undefeated. Isa ito sa kinukonsidera na future of boxing si Gabriel Flores. At kung titingnan mo naman, man, apat yung star. At 21 years old pa lamang, 5'9". Kasing tangkad yan
ni Errol Spence Jr., no? Kung ganyan yung mga nakakasparing niya at kaya niyang kalabanin, eh ano pa kaya, baka umakyat na yan ng welterweight na masyado ng malayo yata. But yung huling laban po nito ni Gabriel Flores kay Jason Velez, nanalo po siya doon TKO in the 6th round. So may lakas po ito at bata pa, so he's still developing his power, his strength. So I think yung itong tatlo na ito, lalo na yung matatangkad, tsaka si Jonas, syempre mas magaling pa yung si Jonas, at tingin ko lang ha, eh malaki may tutulong. Yan po yung mga kasparing. Yung sa sparring naman ni Nonito Donaire, wala po tayong masyadong balita kung sino yung mga makakasparing niya. I'm sure they will look for someone that looks and fight like Casimero. Same way as kay Casimero, no? Because they would try to emulate the style of their opponent. So yung mga left hook, o yung mga power shot ni Casimero, eh, I'm sure we will see a lot of that, no? Sayang lang, at hindi natin makikita yung sparring. Usually, there are some footage po na pwedeng ipakita na short clip sa sparring. Kasi pag mga ganito mga fight, minsan hindi. Pag mga local fight, nakikita natin yung mga sparring. No problem minsan eh, no? May mga boxingerong ganun. If we ever see a sparring session of this fight, baka after. Siguro after na mag-post itong si Jandriel Casimero. Pero sa ngayon, I think it's better kung ano lang, clips or photos, yung wala masyado marireveal. Minsan sa sparring talaga, I'm sure yung mga boxingero, yung mga trainer, they see something in there. Eh. May nakikita sila eh. But not to reveal anything, just to hype up, pwede naman magpakita. So, sobrang exciting, you know. At dito tayo sa medyo specifics ng game. In the next few videos po, no, sa mga nandito pa, ako po ay maglalabas ng comparison video, like let's say based on power, based on speed. Ginagawa ko pa po, nire-research ko muna yung ano, kung ano yung sasabihin ko dito sa laban na ito tungkol doon. Pero ngayon hindi pa po siya tapos, no. So ito muna yung mga reaction ko dito sa sparring. Kung kayo ang tatanungin ko, kung kayo papipiliin, sinong boksingero, pareho ha, kuwari si Casimero, ang magandang makasparring ni Casimero, nakatulad ang laro ni Nonito Donaire, is either Filipino or hindi Filipino. Sino sa tingin nyo? Or vice versa naman, sino sa tingin nyo ang magandang makasparring ni Nonito Donaire, nakapareho ni Casimero? At ano kaya yung mas mahirap na hanapin? Yung katulad ni Nonito Donaire o yung katulad ni Casimero na makasparring? Pag-usapan po natin sa comment section niya. Salamat po. Ako po si Pao Salud. Thank you very much po. Here comes the boom boom, Pao. Salamat. Saludo po ako sa inyo.